Samantala, sinunog ng grupo ng National Alliance for Democracy ang bandila ng New People's Army kasabay ng kanilang 50th anniversary. May detalye si Brian Geliangao. Kasabay sa 50th anniversary ng Communist Party of the Philippines, sinilaban ngayon ng grupo NAD ang bandila ng NPA. Matapos sinunog ang mga bandila ng New People's Army, ay nagsagawa rin ng peace rally ang grupong NAD. Bit-bit ang mga placards na may nakasulat na dapat buwagin ang mga rebeldeng grupo na sumisira umano sa kinabukasan ng ilang kabataan. Ayon kay Ruel Daguok, Secretary General ng National Alliance for Democracy, ang grupong kumukontra sa komunista at terorista sa buong Zamboanga Peninsula Region. Yung advokasya namin, gusto namin mapabot din sa ating mga kapatid natin na nasa itaas sa bundok, na sila ay magsibaba. Yun lang ang panawagan namin, na kung pwede, iwanan na nila yung baril. Tsaka gusto namin na babalik na sila sa gobyerno. Binuweltahan naman ni Daguok ang Bayan Muna Party List dahil sa ito umano ang pangunahing sumusuporta sa mga rebeldeng grupo. At alam natin yung party list na Bayan Muna ay iya sa CPP-NPA. Okay. Noted talaga yan. So anong ginawa nila? Ginawa nila yung mga bata na mga minor edad. Para, kasi yung eskwelahan na kung saan ay nandun yung mga bata, yun ang sentro sa kanilang recruitment. Mostly nare-recruit nila yung mga minor edad. So kaya kina-counter namin yan. Dahil na rin sa mas pinaigting na edukasyon ng pamahalaan ng probinsya, kaya mahihirapan na raw ngayon ang NPA sa pagre-recruit upang umanib sa kanilang grupo. Ngayon, hindi nila magawa sa Buanga del Sur dahil doon nga sa mga sa edukasyon na pinaigting ni Governor Tony Seriliez. So wala nang mga kabataan ngayon na maraming mga free time na pwede nilang pasukan dahil nasa eskwelahan na. Ayon kay Lieutenant Colonel Manuel Valdez, Civil Military Operation ng 1st Infantry Tabak Division, malaki umano ang naiambag ng grupo para masugpo at malabanan ang paglaganap ng terorismo sa buong lalawigan, maging sa buong Region 9. Dahil naging katuwang ngayon ng hukbong sa ratahang lakas ng Pilipinas, ang National Alliance for Democracy o NAD. Ito kasi non-government organization to, pero malaking tulong to na mabawasan yung terorismo, mabawasan yung kalaban ng gobyerno. At tulad nga sinabi ko, peace advocates, pinapakita nila yung mga programa ng gobyerno. Mula dito sa Zamboanga del Sur, Pagadian City, para sa Eagle News, Brian Geliangao, IM1 with 25.